Good morning sa lahat. Tara, basa tayo ng ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 20 August 2024. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Nandito tayo sa aklat ng Hosea, chapter 6, hindi taos ang pagsisisi ng Israel. Hosea, chapter 6, verse 1, halikayo tayo manumbalik kay Yahweh sapagkat ang nanakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Verse 2, sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo. Sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon upang tayo'y mabubuhay sa kanyang harapan. Verse 3, halikayo, kilalanin natin si Yahweh, sikapin natin siya'y makilala. Kasintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan. Sa panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan, na nagpapasibol sa mga halaman. Ang tugon ni Yahweh, Hosea chapter 6 verse 4, ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Judah? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling na papawi. Verse 5, kaya nga pinarusahan ko kayo sa pamamagitan ng mga propeta at pinagpapatay sa pamamagitan ng aking mga salita. Simbilis ng kidlat ang katuparan ng aking hatol. Verse 6, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog, pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Hosea chapter 6 verse 7, ngunit tulad ni Adan ay sumira kayo sa ating kasunduan, nagtaksil kayo sa aking pag-ibig. Verse 8, ang Gilead ay lungsod ng mga makasalanan, tigmak sa dugo ang mga lansangan nito. Verse 9, nagkakaisa ang mga pare parang mga tulisang nag-aabang sa bibigtamahin, pumapatay sila sa daang patungo sa Shechem. Mabigat na kasalanan ang ginagawa nila. Verse 10, kahindik-hindik ang nakita ko sa sambahayan ni Israel. Ang Ephraim ay nalulong na sa kalaswaan. Ang Israel naman ay nahandusay sa putikan. Verse 11, nakatakda na rin ang parusa sa iyo, Judah, sa sandaling ibalik ko ang kasaganaan ng aking bayan. Nandito tayo sa aklat ng Hosea, chapter 7. Hosea chapter 7 verse 1, nais ko sanang pagalingin ang Israel, ngunit nakikita ko naman ang kabulukan ng Ephraim at ang masasamang gawa ng Samaria. Sila ay manlilin lang, magnanakaw at tulisan. Verse 2, hindi nila naiisip na hindi ko nakakalimutan ang lahat ng kanilang masasamang gawain. Sila'y lipos ng kasamaan at nakikita ko ang lahat ng ito sa buhatan sa palasyo. Hosea chapter 7 verse 3, napapaniwala nila ang hari sa kanilang kasamaan at maging ang mga pinuno ay kanilang nalinlang. Verse 4, lahat sila'y mga ngalunya para silang nag-aapoy na pugon na pinababayaan ng panadero mula sa panahon ng pagmamasa hanggang sa panahon ng pag-alsa. Verse 5, nang dumating ang araw ng ating hari, nalasing sa alak ang mga pinuno at pati ang hari nakipag-inuman sa mga manlilibak. Verse 6, nag-aalab na parang pugon ang kanilang mga puso, pawang kasamaan ang kanilang binabalak, magdamag na nag-aalimpuyo ang kanilang galit at kinaumagahay nagliliyab na parang apoy. Verse 7, lahat sila'y parang pugon na nagiinit sa galit, pinatay nila ang kanilang mga pinuno, bumagsak ang lahat na mga hari nila at wala ni isa mang nakaisip na sa aki tumawag, ang Israel at ang mga bansa. Hosea chapter 7 verse 8, nakikisama ang Ephraim sa mga sumasamba sa mga diyos-diyosan, ang katulad nila'y tinapay na hindi lubos ang luto. Verse 9, inuubos ng mga dayuhan ang lakas ni Ephraim, ngunit hindi niya ito namamalayan. Pumuputi ang kanyang buhok at hindi niya ito napapansin. Verse 10, ang kapalaluan ng Israel ang magpapahamak sa kanila. Gayunman, ayaw nilang manumbalik kay Yahweh na kanilang Diyos, ayaw nilang hanapin ang kanilang Diyos. Hosea chapter 7 verse 11, ang Ephraim ay katulad ng isang kalapati, mangmang at walang pangunawa, tumatawag sa Ehipto at sumasangguni sa Assyria. Verse 12, sa kanilang pag-alis lambat ko, sa kanila'y ihahagis, huhulihin ko sila na parang mga ibon sa papawirin, paparusahan ko sila dahil sa masasama nilang gawain. Hosea chapter 7 verse 13, mapapahamak sila dahil sa paglayo sa akin,
Lilipulin sila sapagkat naghimagsik sila laban sa akin. Tutubusin ko sana sila, ngunit nagsalita. Ngunit nagsasalita sila ng kasinangalingan laban sa akin. Verse 14, tumatangis sila sa kanilang mga higaan, ngunit hindi taos puso ang kanilang pagtawag sa akin. Sinasakta nila ang sarili dahil sa pagkain at sa alak. Pagkatapos ay naghihimagsik sila laban sa akin. Hosea chapter 7, verse 15. Bagamat sinanay ko sila at pinalakas, nagbalak pa sila ng masama laban sa akin. Verse 16, humihingi sila ng tulong kay Baal, ang katulad nila'y taksil na mandirigma. Masasawi sa espada ang mga pinuno nila dahil sa kanilang palalong dila. Ito ang dahilan ng panlilibak sa kanila sa lupain ng Ehipto. Basahin pa natin yung chapter 8, guys. Hosea chapter 8, hinatulan ni Yahweh ang Israel. Hosea chapter 8, verse 1, sinabi ni Yahweh, hipan mo ang trompeta, damarating isang agila sa bayan ng Diyos, sapagkat sumira sa tipan ng aking bayan at nilabag nila ang aking kautusan. Verse 2, tumangis ngayon ang Israel sa akin, tulungan mo kami sapagkat ikaw ang aming Diyos. Verse 3, ngunit tinalikuran na ng Israel ang kabutihan, kaya't hahabulin sila ng kanilang kaaway. Verse 4, pumili sila ng mga hari nang wala akong pahintulot. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit hindi naman ayon sa aking kagustuhan. Ginawa nilang Diyos-Diyosan ang kanilang pilak at ginto at nanagdala sa kanila sa kapahamakan. Verse 5, kinasusuklaman ko ang guyang sinasamba ng mga taga-Samaria. Napupuot ako sa kanila hanggang kailan pa sila mananatili sa karumihan. Di ba itong gintong kuya, guys? Panahon pa to ni Moises. Bakit mayroon pa rin sa panahon ni Jose? Ang alam ko, inano na to ni Moises eh. Okay, verse 5. Kinasusuklaman ko ang guyang... Di ba nga, nung bumaba si Moises sa bundok, yung gintong kuya na yan, ano... yun nga yung sinasamba ng mga tiga-Israel. Tapos, pero nagalit si Moises, kaya inano niya yun. Pero bakit mayroon pa rin sa panahon ni Jose? Tanong lang. Jose chapter 8, verse 5. Kinasusuklaman ko ang guyang sinasamba ng mga taga-Samaria, napupunta ko sa kanila hanggang kailan pa sila mananatili sa karumihan. Verse 6, ang Diyos-Diyos ang iyan ay mula sa Israel. Ang goyang iyan ay ginawa ng tao at iya'y hindi Diyos. Ang goyang ng Samaria ay magkakadurog-durog. Yan nga yung ano, guys. Yan nga yung mga ginto nila, yung mga alahas nila. Inano yan ni Aaron, yung kapatid ni Moises. Kasi nga umakit sa bundok si Moises. Pero tapos nagporma siyang ano, nung nilagay niya sa abo, nagporma siyang goya. Kaya yun ang sinasamba nila. Pero nagalit nga si Moises, kaya sinira din yun. Pero aywan ko bakit meron pa rin sa panahon ni Jose. Yun. Or, kung si Jose sa panahon pa rin ni Moises, maaring ganun. Pero nadurog na yan eh. Na ano na yan. Yung Diyos-Diyosa na yan. Ulitin ko lang guys ha, yung verse 5 ulit. Kinasusuklaman ko ang guyang sinasamba ng mga taga-Samaria, napupunta ko sa kanila hanggang kailan pa sila mananatili sa karumihan. Verse 6, ang Diyos-Diyos ang iyan ay mula sa Israel. Ang guyang iyan ay ginawa ng tao at iyay hindi Diyos. Ang guyang ng Samaria ay magkakadurog-durog. Verse 7, naghahasik sila ng hangin at ipo-ipo ang kanilang aanihin, ang mga nakatayong trigoy, walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man iyon, kakainin lamang ng mga dayuhan. Verse 8, nilalamon na ang Israel. Naroon na sila sa gitna ng mga bansa bilang kasangkapang walang kabuluhan. Verse 9, sapagkat naparoon sila sa Assyria gaya ng asnong naggagalang mag-isa. Ang Ephraim na may umupa ng mga mangingibig. Verse 10, bagamat humingi sila ng tulong sa ibang mga bansa, ngayon titipunin ko silang lahat, hindi magtatagal at sila'y daraing dahil sa pahirap ng hari at ng mga pinuno. Verse 11, ang mga altar na ginawa ni Ephraim, ang sharing, nagparami ng inyong mga sala.
Verse 12, sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lang nila at tatanggihan. Ayaw na nga namin ng ano guys, ng ayaw na nga namin Father God ng ano ng mga batas pa kasi ang daming-dami ng batas kahit dito sa Bible, ang dami-daming batas tapos mayroon pa kami mga mambabatas din sa sarili namin mga bansa, mayroon kaming lower house, mayroon kaming senate, so ang daming gumagawang batas. Sobra-sobra na kung tutusin. Kaya nga sabi ko, dapat tanggalin na yung sanity. Kasi pampadagdag lang ng gastusin. Dapat doon sa kongreso, tama na. Kasi yung kongreso, umaano yun guys, nagre-represent yun ng bawat lugar. Yung senado, wala naman, walang sakop na lugar. Kumbaga sa ano, pandagdag lang sila ng gastos natin. Mas mainam na yung sa kongreso na lang, yung sa lower house na lang, kasi at least direct sila sa lugar nila na kung anong kakailangan ng mga lugar nila, okay na, diba? So, dapat yun na lang ang gagawa ng batas. Okay, ulitin ko lang. Verse 10, bagamat humingi sila ng tulong sa ibang mga bansa, Jose chapter 8 verse 10 guys. Bagamat humingi sila ng tulong sa ibang mga bansa, ngayon titipunin ko silang lahat hindi magtatagal at sila'y daraing dahil sa pahirap ng hari ng mga pinuno. Verse 11, ang mga altar na ginawa sa Ephraim, ang siya ring nagparami ng inyong mga sala. Verse 12, sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lang nila at tatanggihan. Verse 13, kasi naman Father God, ang dami ng kautusan. Verse 13, nag-aalay sila ng handog sa akin at ang karning handog kanila mang kainin, hindi pa rin ito kalugod-lugod sa akin. Gugunitain niya ngayon ang kanilang kalikuan at paparusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila ay magbabalik sa lupain ng Ehipto. Jose chapter 8 verse 14, kinalimutan ng Israel ang lumikha sa kanya at nagtayo siya ng mga palasyo. Ang Juda na may nagparami ng mga lungsod na may padero, subalit lalamunin ng apoy ang kanilang mga lungsod at mga palasyo. Yun na. Nandito, bukas na itong chapter 9 guys. Saan ang mag-pulpin? Ano tayo bukas 21 August 2024. Chapter 9 na tayo bukas. Okay, bye everyone. God bless.